sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran. Sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at kinto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti, at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioko nang may magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ang nagpaurong din sa mga Israelita. Anupat sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nilupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Bet-Sur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Buhungan ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na naig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala.
na itanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naaalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Hudeya kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahanga-hangang ginawa mo, poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisirurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag, sa unang sa akin, ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang mga naghihirap, maging ang mga api may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, nagdagdag po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa mamatay, sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang nag-asawa na pangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat. Sumugot si Jesus,
Sa buhay na ito, ang mga lalaki at mga babae nag-aasawa. Ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila ng mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay sa muling binubuhay ang mga patay sapagkat sa kanyang kasaysayang hinggil sa nagdiliyab na nagbabagang punong kahoy, ang Diyos ay tinatawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga iskriba, "Magaling ang sagot ninyo, Guro." At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo mo ng lahat. Ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay. Kaya maganda natin pwedeng matutunan sa Diyos at sa patuloy natin pagkilala sino ang Diyos. Sa Ebanghelyo at sa mga aral at turo ni Jesus, pinapakilala ni Jesus sino ang Diyos, sino ang Ama. Para ganon, sa ganoy, sa kanyang pagpapakilala kung sino ang Ama, ay mabuo ang isang ugnayan. Hindi ba ganon naman? Kapag nais mong bumuo ng isang ugnayan, ay nagpapakilala ka. O kinikilala mo rin yung nais mong makipag-ugnayan. Dalawang magkaibigan, nagsimula yan sa pagkakakilala sa bawat isa. Ang Diyos din natin ay inaanyayahan tayo sa isang ugnayan kasama siya. Kaya ang kanyang imbitasyon lagi ay pagpapakilala ng kanyang sarili. At si Jesus ang nagpakilala sa atin sino ang Ama para tayo ay lumapit sa Kanya. At sa ating Ebanghelyo ngayon, pinakilala ni Jesus na ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Kaya lahat sa piling ng Diyos ay buhay. Kaya din po, di ba, lalo tuwing buwan ng Nobyembre, ay pinagdadasal natin ang mga yumao na sila'y kahabagan ng Diyos at patuloyin sa kanyang presensya. Kaya hindi ba nakikita natin ito kung saan yung mga pamisa natin para sa mga yumao nating mga Kristiyano ay binabasbasan sa buong buwan ng Nobyembre. Bilang papaalala na ang ating mga naunang kamag-anak, mahal sa buhay, ay nasa piling ng Diyos. Sila'y kasama ng Diyos na buhay. Sila'y patungo sa buhay na walang hanggan. At tayo din po bilang mga Kristiyano, ay inaanyayahan din lagi ng Diyos na patuloy na mabuhay ng ganap. Minsan, ano, sa ating pamumuhay, pwede din namang ang Kristiyano, buhay nga physically, pero parang nawawala ng direksyon sa buhay. Ang nais ng Diyos para sa atin ay mamuhay ng ganap. Ang ganap at ang mamuhay ng ganap ay sa pagkakaroon ng buhay na marunong makinig sa aral at turo ng Diyos. Kasi ang salita ni ng Diyos ang magdadala ho sa atin sa kaganapan ng ating buhay. Hindi lang ho basta buhay,
Hindi lang ho basta'y humihinga na, pero ang alok ng Diyos sa atin ay buhay na ganap. Life to its fullness. At paano tayo darating doon? Paano natin magagawa itong mamuhay ng fullness of life? Buhay na buhay. Na hindi tayo papatay-patay. Magandang balikan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na gabay nating lahat bilang mga Kristiyano. Ang salita ng Diyos na nagbibigay kabuluhan sa ating buhay. Dahil ang kinikilala natin ay ang maylikha ng ating buhay. We find meaning in life by listening to God's Word. We find meaning in life by listening to Jesus. Kaya magandang imbitasyon po ito sa atin bilang mga Kristiyano ngayon. Gusto mo bang mamuhay ng ganap? O okay ka na dyan? Ang imbitasyon ng Diyos ngayon, lumapit ka sa akin. Ang alok ko sa iyo ay kaganapan ng buhay. Lumapit ka sa akin, bumalik ka sa salita ng Diyos. Lumapit tayo kay Kristo. Lumapit tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno na siyang gabay at kalakbay natin tungo sa kaganapan ng ating buhay. Ito ang kanyang alok sa atin. Handa ba tayong tanggapin ang alok ng Diyos sa atin? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, napakamalwalhati ng kapayapaan at pag-asa sa muling pagkabuhay. Manalangin tayo ng may pusong malaya mula sa mga hangal na pag-aalinlangan at pagdududa sapagkat nananalig tayo sa pangako ni Jesus na muling nabuhay para sa atin. Ang itugon, Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway magpatuloy na magpayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naway maihatid natin ang liwanag ng bagong pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalang pag-asa, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, mga walang tahanan, at mga nangangailangan, naway madama ang Panginoon ng buhay sa pamamagitan ng pag-ibig at kagandang loob ng mga mabubuti sa kanila, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at siyaw managdurusa, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan sa tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Diyos ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng mga buhay, bigyan nawa kami ng Eukaristiyang ito ng paghahangad sa walang hanggang hapag na iyong inihanda sa amin, kung saan malulugod kami sa kaligayahan ng iyong presensya magpakailanman. Kinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kagandahang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Kinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa
at ni Jose na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos lamang
Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansa ng Lambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, patuloy po nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito.
sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagdawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kristo.